Po, magandang umaga po ulit mga kasenyor. Magluluto po ulit tayo ngayong umaga ng pakbet po naman. Isa rin po naman version ito, kaya lang meron po akong repolyo. Ang lahat po nito ay bawang, sibuyas, luya, kamatis. Ito pong kamatis na ito po tinan natin sa garden. Saka po ito, wala po tayong sitaw. Nang mo po ako ng beans, galing din po rin sa garden. Beans. Lalak po tayo ngayon ng pork. Tapos po ay kalabasa, talong, at saka po ang palaya, at saka po okra. At saka po, ito po nag-deep fry na po ako ng tilapia. Ilalagay po natin. Tapos po, mayroon po akong repolyo kasi kakaunti po yung nakuha kong talbos ng kalabasa. At kasi papatay na po, parang naano na po na lamig, sobrang lamig na. Tsaka po ito sili, pinitas ko din po kanina doon sa ating garden. Tsaka po itong bagoong natin, bagoong pepper. Sige, magigisa na po tayo. Luto po ulit tayo ng pakbit kasi ako po 5 days na kasama ng anak ko sa pagta-travel doon sa British Columbia. Kapon lang po ako umuwi. Nakita ko po yung mga talong, pero hindi na maganda ang balat. Kaya kailangan na po natin lutuin. Ayan, maglalagay na po tayo ng oil. Ito po oil. Canola oil. Pag wala po kayong kalabasa, pwede pong ilock ninyo ay kamote. Kamote po. May kalabasa pa po ako natira sa freezer. Kaya, ngayon, ilalagay ko po muna itong baboy. Atin po muna isasangkot sa tipri-pri ito. Bago po tayo maglagay. Para po masarap. Atin po muna ng ipiritirito ang baboy. Sigan din po natin ng isang pot cube para po lumasa. Kasi yung baboy ay puro lamang. Sagyan po natin para po lumasa sa gulay. Kung po naman nag-bake ako ng manok. Ito pa lang natin. Pagkain ng bata. Ito po. Kahapon. Ayan. Kasi ito po minarinate ko nyo bago ako umalis.
Marinate ko na po ito sa ano, barbecue marinated. Hindi po ako napapawala ng mga minamarinate na Thai chicken, yun pong barbecue. Para po pag ano, i-ano na lang po, i-bake na lang. Pwedeng bake, pwedeng grill. At yun pong i-prepare lang ang baboy. Lagay na po natin, lagay po natin sa isang tabi. Wala, okay naman po ang ating ano. Ito pong luya, unahin po natin. Lagay, atin pong i-prepare na rin ang luya. Para pumalis ang lansa ng baboy. Hindi ko po alam kung yung iba eh, naglalagay ng luya sa pakbet. O yung iba po ay hindi. Ako po naglalagay ako. Kasi po yung malansa yung bagoong. Pipiritrito po natin. Isa, pumula-pula ang baboy. Tagal po tayo hindi nakapag-cooking. Galing po sa ano, layasan ng inyong lola. Marami po akong i-upload na video na binigyo ko po doon sa aming mga pinuntahan. Yung ginagawa ko lang po isa-isang araw para po hindi maubusan ng video ng inyong lola. Kaya marami na po mag-upload po ulit ako ng yung pinuntahan namin doon sa British Columbia. Iba po, huwag kayo maiinip kasi yun po'y tumatakbo yung sasakyan. Kinukunan ko lang po ng picture yung pong lugar. Ito na po natin yung bawang dito sa tabi. Unang luya pag ginigil ka. Buti tumigil na po yung mainit. Nagmamawar po yung anak ko dito. Labas ng damo. Nalago na po kasi. Atin po nang ihaloy na. Para lumangas. Ating baboy ay matalitro po. Pupula-pulahin lang po natin yung ating bawang. Manamig na po dito sa Edmonton. Hindi na po ako nakakalabas na ng jacket. Ang ganun. Kaya siguro po bukas o mamaya. Itas na po na po yung aming mga silik. Pagkas na po ng anak ko yung aming mga kamatis. Nilagay ko na po sa akin. Nilagay na po pa ko. Yung iba po, bago pa lang. Hindi ko na kalabasa ko. Ganito pa lang po. Ayun po po. Lalaki sa lamig. Sabihin na po natin ng paminta para po mapangon. Sabihin na po natin ang sibuyas. Hindi sa puli natin ang dagoon. Thank you.
Ilagay po natin ang kamatis. Ay ipalabas na tagal po kasi ito maluto. Ano na po natin itong isa pong loko. Patiin po natin itong ano, jalapeno para po yung mga panghala. Patiin na po natin itong mga binis po namin dalawang klase sa kung parang bagyo binis at isang lapad. Lagay ko na po yung sili para nga humalang. Siguro po, ako lang ang lalak na repolyo sa pakbet. Ano po? Nakita ko po ito sa pamangkin ko sa Pilipinas. Pamangkin ko sa trip ko. Nagluto po ng pakbet. Mas marami po ang ampalay ang tanim, yung bilog. Yung bilog lang. Eh, hindi po alam yung kainin. Hindi po alam lutuin. Ginawa niya, sabi niya, ate, pag luto kita ng pakbet. Lagyan niya ng kamote, repolyo, ampalaya, yung pong ampalaya kong tanim. Ang pakasarap po. Kaya mula po nun, eh. At po, pinahihingi ko lang yun, yung pong ampalayang bilog na yun.
natutunan ko po pala, masarap po pala eh, ano. Masarap po pala eh. Ako lagi po ako nagluluto. Tsaka yun po lagi ang tinatanim ko. Kasi, masarap po siya, juicy. Tsaka po yung ganito. Ay, yung cornilla ko dito. Ang tawag po sa amin noon ay bonito. Pipitasan ko siya ng hindi magulang. Mura. Tapos po, eh, binabaak lang sa gitna. Sinasama po yung buto. Hindi ko po inaalis yung buto. Para lumasa po yung ano isda. Lagay ko na po yung isda sa gitna. Ito po, para po lumasa. Tapos lalagay ko na po itong gulay sa ibabaw. Nang po ninyo kakunti ang bulaklak ng talabasa. Kasi po yung ano, nadurog sa pagkaka-taste. Ayan. Para po malasa yung talabasa. Ako nagluluto. Nakaso po yata ito. Parang daliri. Luto po'y mahirap na masarap. Kasi lagi po akong nakapasok. Papatay ko dito sa mga albak. Tikmat na po natin. Okay na po yung alat. Yan ang mahalang.
Pagluto mo ang parabawas. Matigas pa. Pagkatin po natin yung kalabasa, matigas pa. Napita pong maluto. Mayroon pa po naman kaming big na chicken, kaya hindi na po maluto. Ring, arin pakbit na lang yung babaunin. Hindi pa nakakain din. Ang tinuto pa. Simpis pa naman ng aking kamay na napasok po. Natatong daliri. Sakit. Sakit. Ulo po ang aking garyak na bago sa ano pati po ang paborito niya. Ito po, luto na ang ating ano. Luto na po mga kasing ang ating takbit. Takbit Tagalog. Ang tawag ko dito. Tawag ko. Siguro po itong nagluto ay Ilocano. Hindi takbit Ilocano ito. Ayan. Ayan po. Luto na po ang ating ayun po natin ang apoy at luto na po. Gagayang po ang baon ng anak ko, papasok po kasi siya ng alauna. Alauna po, 12:30, alis na po yun. Alauna po ang pasok niya. Kaya salamat po ulit mga kasenyor. Salamat po muli sa inyong panonood. Sana po ay inyo pong gustuhan itong muli nating pagluluto. Kasi isa ko pong pakbet, ang nilagay ko po ay talbos ng kalabasa. Ngayon po, kakunti na inakuha kong talbos ng kalabasa. Kaya nilakuan ko na po siya na repolyo. Pwede po yun. Kaya, ito po, maging makatulong din po doon sa pagluluto. Try po ninyo at masarap po. Salamat po ng marami. God bless you po.